pwede daw bang yung pagmamay-ari ay maibalik sa gobyerno, sa ABS-CBN? Eh, depende kasi, Mike, kung talagang hindi na mapatunayan dahil wala silang record na sila yung nagmamay-ari. Eh, kasi kung sinundan lang nila yung directive ni Mrs. Aquino ng arbitrate, pakita ninyo yung record. Kung wala kayong record, sabi nga natin, hindi pa sarado ang usapin. Maaring kayo, sinasabi nyo, may kayong may-ari, pero hindi nyo napatunayan na kayong may-ari. Pwede daw bang yung pagmamay-ari ay maibalik sa gobyerno, sa ABS-CBN? Eh, depende kasi, Mike, kung talagang hindi na mapatunayan dahil wala silang record na sila yung nagme-may-ari. Eh, kasi kung sinundan lang nila yung directive ni Mrs. Aquino ng arbitrate, pakita ninyo yung record. Kung wala kayong record, sabi nga natin, hindi pa sarado ang usapin. Maaring kayo, sinasabi nyo, may kayong may-ari, pero hindi nyo napatunayan na kayong may-ari. Siguro, Mike, hindi na natin pupuntahan yung kung sino, kung kakayanin pangkunin ng gobyerno. Ang incumbent lang sa kanila ngayon ay sila magpatunay kung talagang ang pagkakasuli sa inyo at pagkakakuha ninyo ay talagang may bahid na naman ng regularity kasi proceedings na yan ng arbitration, ayaw nyo ipakita yung record. Yung po nangyari, ulit namin, noong 1986, nagkaroon po ng arbitration committee. 1992 po natapos ang Pangulong Cory, hindi po natapos. Walang napagkaisan doon sa arbitration na yon. Pero noong 1986 pa rin po, may mga equipment na isinurrender sa PCGG na ni Mr. Roberto Benedicto sa BBC2 po. Siya may-ari RPN9. Yan yung mga sikat ng araw eh. RPN9, BBC2, may mga sinurrender po silang equipment. Nagkapirmahan po ng rentahan. 1992, nawala na lang po, namatay. Na-revive na lang to ng napirmahan ho, 1995. Bigla lang nagkapirmahan, 1995. Yun ang tinatanong ni Marcoleta nga. Ba't kayo nagkapirmahan ka agad? Eh, wala mang proceeding yung arbitration. Wala tayong nakitang proseso kung ano yung pagmamay-ari ng kung ano ba yung sa gobyerno. Ano ba. Kasi di ba, ang nangyari yung sa ABS-CBN, pumunta yung military, hindi naman inagaw sa kanila yung stasyon. Pero bagamat, yung ibang provincial stations, pero itong mga 1973-74, pinatakbo ng RPN9 ng BBC2. Hindi ko na ho alam kung ano yung naging detalye doon. Pero nagkaroon sila ng mga, siyempre, may mga equipment yun. Binago yun, pinaganda yun, no? Pinalakas. At totoo naman yung malaki ang kita ng mga stasyon na yun, ng panahon na yun. Dahil nga naman, martial law, at sila lang ang tumatakbo mga television stations, radio stations. Tama nga, sapagkat dapat namang isa-isahin natin. Oh, itong building A, ganino to. Building B, o itong C. Equipment A, equipment B, equipment C. Iisa-isahin mo yan eh. Oh, pagkatapos nating ma-determine na yun, pinakita nila sa pamamagitan ng mga dokumento nila, magpapasya ngayon yung arbiter. Right? Ito yung hinahanap ko, yung arbitral award. Oo. Oh. Ngayon ng ating arbiter, may mga dalawang members dun eh. Sa masusi naming pag-aaral sa mga dokumentong pagmemeyari na isinumite ng ABS-CBN, ito po ang mga bagay-bagay na napatunayan naming pag-aari nila. Una, pangalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, halimbawa. Oh. Ito naman po yung pag-aari ng gobyerno pala ito, ganito, ganyan, ganyan. Oh. Di malinaw ngayon, alam natin hanggang saan ang kanyang pagmemeyari, alin yung napunta-balik sa gobyerno, at pagkatapos ngayon, makikita ngayon, ngayong may-ari ka na pala, ikaw palang may-ari nito, pwede mo na ngayong singilin ng gobyerno sapagkat nagamit nila itong pag-aari mo nung ganitong panahon. So, magkakaroon na sila ng compromise agreement, Kong Mike. Yun ang hinahanap nating basihan. Tama, oo, tama. Kasi nga naman, katulad nun, sinabi nila, inagaw sa amin yan, di ba? Hindi naman yung ABS-CBN proper sa bola, pero sa probinsya meron. Hmm. Nakalagay naman yun sa letter of instructions 1A. Pakita lang nila, totoo po, ginamit to. Ito, hindi ginamit. Ito, ginamit. Itong transmitter, wala po yan nung panahon namin. Nilagay po namin yan. Para malinaw, di po ba?
Tsaka ano kung Marcoleta, ha? Ang kalaban na dyan, hindi naman RPNA o BBC, ito gobyerno na eh. Kasi isinuko na sa gobyerno yung mga equipment na yon. Tama. Oo. Oh. So, tama yung kay Kong Marcoleta, wala ko kami nakitang papel hanggang sa ngayon na eh, Mike, ang nagpatunay pang isa dyan, yung PCGG. Maalala mo, nung papatapos na tayo ron, mabuti na andun siya. Oo. Oh. Kaya hanap kasi ako ng authority, pinipilit nung abogado nila na yung authority daw nila ay pagkapirma ka ng arbitration agreement. Tinatanong ko nga kung nasa arbitration agreement, wala naman siyang mabasa ron. Ngayon, nung magsalita yung representative ng PCGG, nung tinanong ko kung ano yung authority, yung pong sulat namin kanya, na dinirect namin yung ganito at ganyan, para ngayon, sila ngayon ay magkaroon kanya ng provisional use and occupation of the property. Yes. But condition upon the final determination of ownership. Yun ang sinabi niya. Determination and adjudication of ownership. Oh. Malinaw yun. Narinig mo naman yung sinabi niya ngayon. Kaya nung masabi niya, huminto na ako eh. Baka mamaya mag-iba pa ang kanyang kapasyahan. Diba, salamat na ako. Thank you very much, Mr. Chair. Oh. Alam mo kung Dante, kaya din siguro nagpumuposisyon ng gano'n ng PCGG. Kasi pwedeng sila ang para bang as an office, sila sisihin eh. Diba? Ito kasing nakakabigay ng duda doon. Ba't hindi sila in-involve? At saka talaga, oh, wala. Sila yung pangunang ng opisina kung paano nabalik sa kanila yon. At sila yung nag-submit pa ng proposition o proposal kay Mrs. Aquino na mag-create ng ano, ng Board of Administrators. Pagkatapos sila ngayon ng walang record. Hindi, pero ano ha, kung dati kung babasahin mo yung compromise agreement, walang nakalagay doon sa equipment. Puro renta-renta, bayad renta usap. Wala nga. Kaya kasi yung unang agreement na pinag-uusapan ni ownership, yun ang ayaw na lang ipalitaw. Yung claim na lang nila ng pera, yung pangalawang arbitration agreement yun. Tama. Dalawa kasi yung agreements. Oo. Yung arbitration agreement at yung compromise agreement. Oh. Oh. At nung yung award na pinirmahan nila arbitration committee ng 92 natapos, walang natapos. Wala. Wala. At nangyari na lang nung 95 nagkapirmahan. Nagkapirmahan kaya tinatanong ko. Bago ako 1986, nakuha nyo na yan. Siyam na taong pala ang dadaan bago pa mapapatunayan na meron palang utang ang gobyerno, kayo may utang. Pero yung pagkakakuha ninyo na meron kayong patibay ng pagmimiyari, yun ang wala. Pero naka-takeover na kayo 9 years earlier. Ang dekada nilang ginamit yung mga equipment. Tama. O sabi naman ng PCGG, hindi kanya provisional lang ang use and occupation of those facilities. Tama. Subject to the final adjudication and determination of ownership. Equipment, ha? Equipment and facilities. Malinaw yun. Oh. Tinutulak ng PCGG. Maganda ang posisyon ng PCGG eh. Kasi nga, kung hindi naman, maiipit naman din nga sila as an office. Paano pag tumayo? Wala naman silang mga papeles eh. Bakit naman natin sila paiiyakin? Ngayon, yun naman secretary ng arbitration. Pag-iti-giti pa eh. Nung tinanong ko, nasa iyo ba yung mga record? Wala po. Kaya anong gagawin ko ngayon? Pero kung Dante, ha, nakalagay doon sa agreement nila, Annex H ng mga lista ng equipment, nawala. Nawala. Ang burden of proof sa kanila, ba't nila babaligtarin rin tayo? Bakit tayo magpuproduce? Wala namang tayong alam doon. Sinalaysay lang ni Attorney Almeda yun eh. E di sana sa pagsasalaysay niya, inalis na sana niya yung arbitration committee na yun para lang wala na tayong pag-uusapan. Oh, tsaka yun nga eh, malaking bagay sa atin yun. Gusto ko lang dinawin na yung dun po sa puntong yun, hindi naman tayo para bang kinakalkal natin yung mga ebidensya, di ba? Wala naman tayong ganun gagawa. Kundi, ang usapin dun sa committee, legal ba yung pagkakabalik ng pagmamayari ng ABS-CBN sa pamilyang Lopez. Yun po ang aming diniscuss. Ang lumalabas, sinasabi nga ni Kong Dante, okay, may mga pinakita kayong prueba, pero hindi malinaw sa amin yan. Ngayon, lumabas pa po doon sa hearing si PCGG, kasi po yung nangyari, di ba, si Benedicto na ho ang pinakamalaking, siya po ang ABS-CBN ang panahon na yun, kombinasyon siya ng ABS-CBN at GMA, ganun ho siya kalaki.
Nung pumasok ang EDSA Revolution, dahil sinequester itong mga kanyang mga equipment, yung kanyang mga properties, nag-surrender po siya sa gobyerno. Yung sinurrender niyang gamit, kinuha ng ABS-CBN, nagpirmahan sila ng PCGG. Diba? Nagpirmahan. O amin yung mga gamit, kami muna gagamit ng mga yan. May listahan pa nga doon yun eh. Biglang, yung binabanggit ni Kong Dante, 9 taon, parang wala lang. Hindi na, di ba? Yun yung, anong nangyari? Kaya sabi nga ni Kong Dante, ilagay mo na, sabihin mo, Tower A sa may Cebu. Ipakita niyo naman yung titulo niyo na inyo talaga yan. Ngayon, kung inyo talaga yan, sino ba nagtayo na ng improvement dyan? Eh kung si Benedicto naman, at ngayon kami na magmamayari, gobyerno, eh siguro naman dapat bayaran nyo kami kahit pa konti-konti. Eh, kumbaga, nalibre lahat, ano po, Kong Dante, nalibre. Yan nangyari nga eh. Di ba meron sila sukli na 21 million na hindi pa naman na-establish ang pagmimayari. Saan ang galing ngayon yung authority na makipag-bargain ka sa gobyerno? Oh. Saan ngayon? Halimbawa, nahaharap tayo sa usaping ito. Paano kita bibigyan ng prangkisa? Hindi mo naman napatutunayan hanggang ngayon, ikaw pala ang may-ari niya. Paano kita bibigyan ng prangkisa? Naman, sa aking pananaw dyan, Kong Dante, ha, ang aking punto, okay, sige, yung sinabi ko na naman to, no, sa akin, wala akong nakikitang paglabag sa konstitusyon, pero yung illegal na pag-transfer ng equipment, mali yun. At kung ganun kaaga pa lang may ganun na tayong problema, at patuloy natin nakikita tong problemang to, yung paggamit ng poder para maitulak yung interest, lalo na ABS-CBN yan, siyempre media yan, may hirap naman po ata. Diba? Pero kung maga, doon sa hindi mo na ipakita yung pagmimayari mo sa kabila nung meron kayong arbitration agreement at sa kabila pa rin ang kutusan ng Pangulo na kayo'y dumaan sa arbitration at ngayon, hindi ninyo maipakita ang record. Merong constitutional violation yun, Kong Mike. Hinahabol ko yun eh. Yes, yes. Oh, binanggit mo naman. Sabi ko, under Article 28, Section 28, Article 2, ang gobyerno natin, ang Estado, ay nag-a-adapt ng prinsipyo ng total disclosure sa lahat ng kanyang mga transactions involving public interest. ABS-CBN, the operation of ABS-CBN is imbued by public interest. Yung transaction ng gobyerno doon, dapat full and total disclosure. Nasaan ang mga dokumento? So may paglabag? Yung binabanggit naman ni Congressman P.D. Barsaga, di ba kinorek niya yung mga ibang nagsasalita tungkol doon sa matagal na yan, may prescription period. If it is government, we can always yung pong ating right, no, assert our right, pwede po nating makuha ulit yung ating yung mga gamit na yun o pagbayad sa gamit na yun. At pangalawa, pagka may fraud doon sa pag sasagawa, eh talaga pong maaaring habulin. Ay, ganito sabihin ni Kong P.D. Ron, walang prescription sa gobyerno. Hindi nagpi-prescribe. Lahat ng claim ng gobyerno, hindi nagpi-prescribe. Walang limitasyon. Hindi ka makagagamit ng prescription period pag pag-uusapan yung claim ng government. Yeah. Malino na. Kasi gobyerno eh. Kong Dante, medyo ano tayo. 130 minutes. Marami pong mga nakikinig sa atin. Pero anyway. Salamat sa'yo, Mike. Hindi naman po ito ang huli namin na pag-uusap ng Kong Dante Marcoleta. Sa susunod naman dun sa kanyang page. Kasi ako ang ano nito, ako technical assistant nito ni Kong Dante. Pasensya ka na po, Mike. Alam mo naman, hindi ako marunong dyan sa mga ganyan-ganyan mga pasikot-sikot eh. Alam mo, basta ikaw ay parating nasa servisyo mo. Alam mo namang ikaw ang idol ko at marami dito. Hindi ko na humabati lahat, no? Mga bumabati sa amin po at kay Kong Dante. Kong Dante, last words. At next week, ganito ulit tayo sa Linggo. Pwede tayong magkaroon ng 1 hour discussion ulit? Pwede. Bakit hindi? Basta ikasay kalilinaw ng lahat ng pinag-uusapan natin kasi hindi lahat matalakay sa loob. Alam mo naman, bisa gumugulo doon, ano? Yung gaps na pwedeng ipaliwanag natin ng mas mabuti. Ang pinakapunto rito, kailangan malinawang mabuti ng ating mga mamayan, Mike. Itong ginagawa mong ito, bali,
pampapaliwanag na rin ito, ay yung mga malalabo, pwede nilang itanong. Malaking bagay itong ginawa mo ito para maunawaan lahat at walang lapses, di ba? Aha. So, Kondante, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood at manonood pa kasi pwede naman nila pong ishare at panoorin. Kami naman po ni Kondante, nagkwentuhan nga kami na maraming bagay na kasi ho, legal, technical, kailangan pag-usapan at kailangan paliwanag. At doon po sa amin sa pagdinig sa Committee ng Registered Franchise at Good Government, kuminsan po maikli yung oras. Maraming mga bagay na dapat ininaw na hindi naman po namin sinisisi. Talagang gano'n naman po talaga. Maraming mga kasamahan din na gusto magtanong. Pero yun nga po, labas ng aming trabaho sa committee, meron nung kaming ganitong gagawin para mapaliwanag din po ang issue sa ating mga taong bayan at kayo makapagtanong at mailinaw ninyo yung mga bagay-bagay. Marami pong mga tinanong pa dito, yung daw yung PDR, pagka daw dineklar ng ilegal ng Supreme Court pero nabigyan ng prangkisa, paano po yun? Well, definitely, pagka ho, ang ako, paniwala ko, ang PDR is really illegal at pagka ho yan nabigyan ng prangkisa, syempre, kailangan pong tanggalin yung mga PDR nila. Pero mas maganda, ma-decide na yung PDR ngayon pa lang para magkaroon ng guidance po sa amin sa Kongreso. So, kung may sasabihin ka ba, Kondante? Papasalamat na lang ako sa ating mga kababayan, Mike, na kahit papano ay nakakaabot tayo sa kanila sa pangangailangan ng ibabayo upang makapagpapaliwanag. Pasalamatan mo silang lahat, Mike. Opo. Maraming salamat po muli. Kondante, thank you sa lahat po nanonood. Maraming salamat. Next Sunday, 5:30 ulit, Kondante, next Sunday.